Highest temperature sa bansa, bakit nga ba madalas maitala sa Dagupan City? Alamin sa report ni Russell Simorio. Umabot sa 41 degrees Celsius ang init factor sa Dagupan City ngayong araw. Dahil sa tindi ng init, mabenta ang buko juice ni Jordan. Ayos naman po kasi medyo mainit ng panahon ngayon. Kaya medyo nakakabenta rin kahit papano. Ipinaliwanag ng PAGASA kung bakit sa Dagupan City madalas maitala ang mataas na heat index o damang init sa bansa. Isa sa mga factor ng matinding init sa lungsod ang sea surface temperature dahil malapit sa dagat ang lungsod. May ilang pagbabago ang PAGASA sa kategorya na mga nabubuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa 220 kilometers per hour dati, ibinaba ng PAGASA sa 185 kilometers per hour ang batayan sa lakas ng super typhoon. Magkakaroon din ng pagbabago sa bawat wind signal level. Tatlong pangalan naman ng bagyo ang tinanggal na sa listahan. Ito ay ang Julina, Maring at Odette, napapalitan ng Jacinto, Merasol at Opong. Unang-una, yung mga bagyong yon ay yung damages is more than 1 billion yung damages, no? So, pag sinabi natin damages, kasama yung infrastructure, saka agriculture. May pagbabago man sa kategorya ng bagyo, nakahanda naman daw lagi ang Pangasinan PDRRMO. Pero yung amount of preparation, same pa rin naman po. Kasi our preparation plan were drafted to face worst case scenario. So hindi naman mababago. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. Balitang Amyanan.